What's up mga katropa? Tayo ay muli magbabalik para sa game analysis and prediction sa paparating na Fino King. Pero bago natin pag-usapan ang tournament na ito, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe button and ring notification bell sa baba. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na kayo mga katropa. Kamakailan lang ay inanunsyo ni Coach Map magkakaroon ng tournament at tinawag niya ito Fino King. Ang Fino King ay isang basketball tournament kung saan maglalaban-laban at magpapakitang gilas ang mga players ng maps sa pamamagitan ng one-on-one para tanghaling Fino King. Matandaan na parehas ng number na nabunot si Saito at si Bringas. 4A kay Bringas at 4B naman kay Saito. Titingnan natin ang mga advantage o bentahe o kalakasan ng dalawang magigiting na manlalaro upang magwagi sa paparating nilang laban. Tara't umpisahan na natin mga katropa. I-like ang video at mag-subscribe para mapakita mo ang suporta sa ating channel. Malapit na natin ma-reach ang 2K subs mark. Kaya kami ay nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsuporta at pagtangkilik. Unahin natin si Saito, isang pure Japanese na gwardiya. Maganda gumalaw, maganda ang handles, pabilis. May tira sa labas. Sa tingin ko, isa siya sa top candidate na may chance ang manalo sa Fino King. Alam naman natin na ang content ngayon ni Saito sa kanyang YouTube channel ay ang kanyang one-on-one series. Dito ay nilalabanan niya ang kanyang fans, apa varsity, professional player, talagang wala siyang inuurungan. Sa katunayan, undefeated pa rin si Saito sa one-on-one series niya. O diba? Patunay ito na dito pa lang, talagang subok na ang kalidad ni Saito bilang isang manlalaro. Kamakailan lang din ay naimbitahan si Saito sa Battle of YouTubers, kung saan kasali din si Von ng Billionaire Gang. Isama mo na din sina Jonah ng Brusco Brothers. Dami rin nagre-request eh. Ngunit sa kasamaang palad, naban si Saito. Ayon kay Makagago na promoter ng event ay mataas daw kasi ang skill level ni Saito. Para daw itong professional player, droging ko to. Kumbaga ba, wala pa sa 50% yung nilabas ko ngayong gabi. Ayaw! Okay. Kaya ngayon, total nabitin ka. Nabitin ako. Okay, obvious naman eh. Ngayon naghahanap ako, Boss MG. Please, bigyan mo ko ng totoong competition. Ganun pa man ay tuloy lang ang ensayo ni Saito. Sa totoo lang malaki ang ina-expect ko sa laro ni Saito sa Fino King. Andiyan ang kanyang first quick step na talaga naman maiiwang ka. Sa ball handling naman ay kitang-kita ang improvement niya. With his between the legs and crossovers ay hindi mo talaga alam kung anong gagawin niya sa opensa. Isa pang maganda dito kay Saito ay ang variety of movesets niya. Meron siyang move na jab step then pull up. Dagdag mo pa dito ay ang kanyang inside foot na layup na hirap sabayan ng mga kanyang nakakalaban. Skill-wise ay tsak na meron si Saito. Talaga namang mahihirapan ng kahit na sino pang sumabay sa laro niya. Magandang challenge ito kay Bringas dahil halos magka-height at parehas mabilis ang dalawang ito. Kumbaga maglalaban ng diskarte at depensa nilang dalawa. Sa tingin ko ay maliit na adjustment lang ang kailangan niyang gawin. Lalo na't one-on-one ito at ito ang strength ni Saito. Kaya talagang nakaka-excite dahil nag-level up na ang mga makakalaban niya sa one-on-one. Pag-usapan naman natin si Joshua Bringas. Isa rin itong mahusay na manlalaro. May scoring ability at walang takot sumalaksak sa basket. Kaya naman magandang laban at tsak na pahihirapan niya si Saito. Si Bringas ay may height na 5 feet at 9 inches at sa katunayan ay naglalaro bilang point guard sa QC Defenders. Kung sa mga liga lang ay talaga namang marami na itong experience. Si Bringas ay deadly sa open court. Effective siya sa fast break plays. Kaya ito din ang kailangan gawin ni Saito. Kailangan maklose niya ang mga open gaps para masira ang diskarte ni Bringas. With Bringas speed, talaga naman mapapahirapan niya ng husto ang kanyang kalaban sa depensa. Hindi lamang drive to the basket ang advantage niya. May shooting din ito sa labas. Todo ensayo rin si Bringas. Makikita natin ito sa social media accounts niya. Consistent din ang paghahanda niya sa paparating na laban na ito. Talagang hindi uurong si Bringas nang hindi lumalaban.
Same playing style, same size, skill versus skill talaga ang matutunghayan natin sa dalawang manglalarong ito. So tingin ko ay isang matinding bakbakan sa court na naman ang makikita natin, mga katropa. But if I have to choose one, para sa akin ay si Saito ang Yamato. Alam natin na ang advantage ni Saito ay ang kanyang experience sa one-on-one. Meron din siyang effective crossovers at step back Js. Kaya importante talaga na dikitan mo siya at pa-counter ang mga gusto niyang gawin sa court. Chak na mainit at parehas na naghahanda sa paparating na laban sina Saito at Bringas. Parehas na parehas ang playing style. Parehas mabilis. Pero alam naman natin na hindi papayag si Bringas na matalo na lang. Sabi nga niya, matagal ko nang pinapanood si Saito sa vlog. Basic! That's it, mga katropa. Tingin ko ay matinding bakbakan nito. Ikaw, anong opinion nyo sa matchup na Saito versus Bringas? I-commento lang yan sa baba. I-like na rin ng video bilang suporta at mag-subscribe kung bago ka pa lamang sa aming channel. Paki-follow na din ang ating Facebook at Instagram account. Abangan nyo po ang upcoming analysis natin sa Fino King. Yun lang, this is Tomato Freak and thanks for watching. Peace! Then I dash away from Popo. Yeah. Sex around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know, no.